Hello, welcome sa YouTube channel natin sa Edward DIY and Travel. Pasensya na, matagal tayong hindi nakapag-vlog. Ngayon, meron tayo ditong 3 gang switch na gagawin ngayon na i-actual natin na kung paano ba ang pagwa-wiring ng 3 gang switch. Meron lang tayo na breaker na ginamit is 15 ampere kasi yun ay para sa ilaw. Ngayon, ito, meron na tayong PVC. At yan ay ginagamit sa pang-slab kasi yung PVC na emerald ang ginamit natin, hindi Neltex. Kasi mas makapal ang emerald. Saka kahit madaganan siya ng mga bakal, kung mag-i-slab kayo, magbubuhos, eh hindi siya mapipiyaot. Okay? Tapos ito naman, meron din tayong male adapter na meron ding lock nut. Tapos ito yung junction box natin at utility box. Okay? Ngayon, mapapansin nyo, color coding na rin ang ginawa natin. Ngayon, hindi ko na napakita sa inyo kung paano ko inilagay ang wire. Pero, ituturo ko na lang sa inyo kung paano ko inilagay ito. Okay? Bukod ang ilaw, bukod ang outlet, bukod din ang main breaker, at bukod din yung sa spare o kung gagamit man tayo ng aircon. Itong red natin, ito ang hot wire natin. Okay? Ito ang hot wire natin. And then, ito namang black na to, is ito yung ating neutral. Ganun din, line to line, ganun din naman, magkaiba ang kulay. Ang line 1, ang red, ang line 2, black. Okay? Ganun yon. Ngayon, meron kayo napapansin, may kulay green tayong ginamit. Yung green na yan, eh yan yung ating return. Okay? Galing yon sa switch. Mapapansin nyo, tatlong green yan. Gitigisa. Walang putol yan. Mula dito, isa. Mula doon, isa. Mula doon, isa rin. Kaya, tigi-tigisa sila na green. Kaya kung ginawang kulay green yon at talagang dapat, nakalagay doon, ibang kulay para hindi tayo maghahanap ng, kunwari sa switch natin, kung gagawin natin tong red, red lahat yan, apat na silang magiging red. Diba? Ito, kagaya nito, red tong ating pinaka-hot wire. Kung red din ang gagamitin natin dito, ang mangyayari niyan, pare-parehas ng red dyan. Te-tester pa tayo. Balik tayo dito sa ating ginagawa. Tapos, yung ating red, yung hot wire natin, dumarekta na sa switch. Okay? Ipinasok na natin sa switch. Kita nyo, meron tayong splicing box dito. Kaya natin nilagyan ng splicing box para maikoneksyon din natin ang iba. Kasi yung manggagaling dito, kukoneksyon din natin yan dito. Kaya kagaya nito, meron siyang neutral natin dito. Kukonekta natin yung tatlong yan. Mamaya, paliwanag ko sa inyo kung paano kukonekta yan. Okay? Bago natin umpisan to, siguraduhin nyo muna, breaker nyo, nakababa. Ngayon, splice na natin itong, una muna natin splice ang ating neutral. Okay? Splice natin itong ating neutral. Ang mula dito sa ating linya galing sa breaker, ayan, kunin natin itong isang to. Okay, nakikita nyo. Kunin natin itong isang to. Tapos, kunin din natin yung isang block na to. Ayan. Tapos, kuha rin tayo ng isang block na to. Dito, galing yan sa may taas na yan. Okay. Displace natin yung lahat. Okay. Okay na tayo dito sa isang to. Tapos naman, gawin naman natin yung kabila naman. Ito rin, tatlong to. Ganun din, pare-parehas lang. Puro itim. Pagsama-samayin natin ito tatlong to. Okay? Okay. Tapos na natin i-splice itong ating pangalawang splicing box. Ngayon, next naman natin yun sa ating switch. Okay? Huhuli na natin yun sa ating receptacle. Okay?
pakita ko muna sa inyo kung paano ang paglalagay ng ating switch. Okay? Ito, kagaya nito, ang tatak nito is Royu. Plastic lang ang kanyang plates. Lahat-lahat na plastic, kaya wala na siyang metal, kaya safe na siya. Ngayon, ang paglalagay nito, itinutuon lang naman to. Ipapasok lang natin. Okay? Pasok natin. Ayan, pasok natin. Laging ang pinaka-ating may guhit na ganito, laging nasa kanan yon. Tutulak lang natin yan. Tulak nyo lang. Okay? Ayun. Ganun din yung isa. Okay? Ayan. Isa pa. Ito. Press din natin to. Ayan. Trigang na siya. Okay? Nakita nyo? Trigang. Trigang switch na natin. Ngayon, paano mag-jumper? Pag-jumper naman, dito natin lalagay ang ating jumper. Kuha tayo ng wire. Jajumperan natin. Gumamit kayo ng ano, mas maganda kung meron kayong wire stripper. Para mas mapabilis kayo. Papasok lang natin. Ayan. Kita nyo, hindi labas yung tanso. Ayan. Tapos, lagyan lang natin siya ng ganyan. Putulan natin. Pagputol nito, pantay nyo lang dito. Ayan. Pantay nyo lang yan dyan. Putulin nyo. Tapos, wire stripper uli. Balatan nyo. Ayan. Tapos, liko nyo. Tulak nyo lang. Ayan. Tulak nyo lang. Pwedeng gamit ang long nose. Okay. Okay. Tapos kabila naman. Ganun din. Okay, na-jumperan na natin siya. Kabitan natin dito sa ating hot wire na kulay red. Okay? Sa line 1 natin. Tapos sa tayo doon. To, nakita nyo sa diagram natin. Tapos sa tayo dito. Ito naman. Dito naman tayo. Ngayon naman, kabit naman natin yung kulay green sa ating mga switch. Lagyan nyo na rin ng tanda. Lagyan nyo ng 1, 2, 3 para sunod-sunod yung sa switch. Nare, yung switch natin, 1, 2, 2, 2, 3. Lagyan nyo ng tanda yung pinaka ating wire. Okay? Kabit na natin. Okay na. Ayan. Tutornilyo ko lang siya. Okay? Tutornilyo ko lang to. Ayan. Naikabit ko na ang ating switch. Ang kakabit naman natin ay sa receptacle. Ngayon, itong green natin, obviously, ito naman ang ating pinaka hot wire natin. Ibig sabihin, kung ito live wire to, natin, ilalagay natin yan dito sa ating gitna. Yan ang ilalagay natin sa gitna dito. Tapos ito namang black, ito yung neutral natin, lagay natin dito sa may body. Ayan, sa pinaka body frame niya, body holder ng ating receptacle. Para kung iikot natin tong bumbilya, hindi tayo makukuryente, okay? Kung line to neutral kayo, ilagay nyo sa gitna, okay? Yung ating hot wire, ayan. Kung line to neutral kayo, lagay nyo sa gitna. Tapos yung pinaka neutral natin, lagay nyo dito sa katawan lang, sa body. Okay? Kabit na natin. Okay. Nagkabit na natin. Pipix na natin. Same process lang din, yung pinaliwanag ko kanina. Yung green o yung hot wire natin, lagay natin sa gitna ng receptacle. Pati doon, dalawang wire na lang naman yung nandyan. Isang hot wire at isang neutral. Okay? Yung black ang neutral. Ang green ang hot natin. Galing na yan sa switch. Okay? Kabit na natin.
Ngayon, okay na, no? Nakabit ko na lahat ng ating mga receptacle. Ngayon, ikakabit na natin itong ating pinaka-wire doon sa main, sa pinaka-ating break, branches na circuit breaker. So, ito ang ating main, ito ang kanyang mga branches, okay? Tapos, ating junction box. Meron siyang cover blanks para safe na rin. Ngayon, hindi ko na siya kukoveran para nakikita nyo. Ngayon, pag ako nagwa-wiring at bago pa lang, inuuna ko muna mag-splicing pag bago pa ang wiring. Ibig sabihin, wala pang connection yon, wala pang mga kuryente sa loob ng bahay. Pero, once na kayo, may kuryente na sa loob ng bahay, ang mas maganda naman, unahin nyo naman, ito. Receptacle, pati mga circuito niya, mga switch niya, bago kayo mag-splice dito. Kasi, tapos na muna lahat yon, bago nyo itap to. Kasi kunwari, magtatap lang kayo, tatap kayo dito sa kuryente nito, ayan, tapos na lahat. Okay? Sa akin magtatap sa may kuryente. Ganun yun. Kasi, diskarte lang yan. Pero, sa bawat diskarte, kailangan safe kayo. Unang-una, safe kayo. Yun ang importante. Okay? Hindi nyo naman siguro itatap yan na alam nyo, makukuryente kayo. Di ba? Yun ay some advice ko lang. Na-itap na natin. Kung nakikita nyo, yun, sa ating pinaka-branches na circuit breaker para sa ilaw, 15 ampere yan. Pinakamaganda niyan, ibubukan nyo yung pinaka-wire nyo. Pag magkakabit kayo, ibubukan nyo, nakaganyan, no? Papasok nyo dun sa loob na nakaganyan. Bukan nyo, hati nyo sa dalawa. Tapos, pasok nyo dun sa may pinaka-breaker. Ganito, oh. Ayan, nakaganyan, no? Kung makikita nyo, pasok nyo yung wire pa ganun. Ayan, nakaganyan. Para walang kawala. Pati, nakalibel yung pinaka-tornilyuhan natin. Pag tinornilyo nyo yan, nakalibel yan. Ayan, no? Pantay siya. Hindi siya maglulus. Higpitan nyo rin maigi para walang loose, kasi dyan din minsan nagkakaroon ng loose, kaya minsan nag-iindap-indap ang ilaw nyo, okay? Bago natin buhayin, testingin muna natin kung may mali sa ating wiring. Paano natin malalaman kung may mali sa ating wiring? Te-tester rin, gagamit tayo ng tester. Ngayon, tanggalin nyo muna ang bumbilya, kailangan walang bumbilya, tapos yung switch natin, buhayin nyo lahat, okay? Yung switch natin, bubuhayin nyo lahat. Yun lang, buhayin nyo lahat. Pagkabuhay lahat ng switch natin, dito lang tayo magte-tester, sa breaker lang. Breaker lang ang te-testingin natin, wala nang iba, okay? Tester natin ay merong continuity yan, no? Ayan. Nasa ohms 2 eh, aking tester, ayan. Tigisa lang, lagay natin doon sa taas. Nakalagay na, tigisa na ngayon yan, ayan. Ayan. Walang palo, okay ang wiring natin. Ayan. Ngayon, buhayin na natin. Testingin na natin. Taas natin ang ating main breaker. Okay. Tapos, taas natin ang ating branches. Okay. Tingnan nyo muna yung switch kung buhay. Kasi, biglang papasok ang oriente. Patayin nyo muna yung switch. Buhayin na natin ang branches. Okay. Buhay na yan. Ngayon, testingin natin. Okay ang 1. Okay. 2. And 3. Okay. Buhay sila lahat. Kaya okay ang ating wiring. Ngayon, dito ko na rin tatapusin itong video to. Kung hindi ka pa isa sa mga subscriber ko, subscribe ka na. And then, makikipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video ko. Kaya, maraming salamat. Hanggang sa muli.